Hi everyone, it's me, Jen, and welcome to my channel. Video, I'm going to share with you guys yung aming visa. So, for today's vlog, I'm going to share with you guys yung aming Japan visa application. Guess what? Na-approve yung aming application! Nabigyan kami ng husband ko ng multiple entry visa sa Japan. So, that is good for 5 years na. Super happy kami with the result of the application. Parang mabigyan ka nga lang ng single entry sa Japan, ang saya-saya na eh. What more yung multiple, diba? So today, I will share with you yung experience namin when it comes sa pag-apply ng multiple entry visa sa Japan, kung saan yung aming travel agency, kung saan kami nag-submit ng aming mga application ng requirements, ano-ano ba yung mga requirements na binigay naming dalawa ng husband ko, and then magkano ba yung inabot ng aming visa application, yung processing fee ba, and kung ilang days yung hinintay namin bago namin malaman kung nabigyan ba kami ng multiple entry visa. Just to give you an idea ng background, nakapag-travel na kami dalawa sa ibang part ng Asia like Singapore, Hong Kong, Macau, and then me sa Thailand. Si Japan pa lang yung first visa country na nagre-required ng visa na napuntahan namin. Yung first entry namin sa Japan was last February 2023. Tapos after a month, no, not after a month. Nung April, nag-decide kami na mag-apply ng multiple visa. But first of all, disclaimer muna, this is not a sponsored video. I just want to share with you guys, especially if first time you're mag-apply ng multiple entry visa sa Japan. Bali, yung pinakauna kong nakita na malapit sa location namin na accredited ng Japan Embassy is yung Rally Tours and Travel. Located siya sa Grand Floor Mega Strip A SM Mega Mall. Check nyo na lang guys yung website nila. Check nyo kung ano yung pinakamalapit na presyo nyo. Or kung wala malapit na Rally Tours sa inyo, sa location nyo, check nyo na lang yung website ng Japan Embassy. Meron sila doon list ng accredited travel agency na nagpa-process ng mga visa. So, just to give you an idea, ako po ay isang housewife. Yung husband ko po is employed here in the Philippines. So, first requirement, kailangan nyong isubmit yung Philippine passport nyo. Ang sabi dito, broken passport is not accepted. And at least 6 months valid pa yung passport nyo. Must have signature and have at least 2 blank pages. Number 2 is yung visa application form. Mayroong bagong visa application form na nilabas si Japan Embassy. So, might as well check nyo yung website para dun sa updated form. Downloadable guys yung mga forms nila, basta i-print nyo lahat sa A4 size bond paper. Sobrang strict si Japan when it comes sa size ng paper. Pwede nyo siyang sagutan using a pen, pero in our case, para neat tignan, and kung magkamali man ako, pwede ko siyang i-retype, pwede ko i-double check. So, kinumputerize ko and then pinrint ko na lang. Pero, wala namang problem kung gusto nyo siyang naka-handwritten. Basta make sure nyo lang na no erasures yung inyong application form and readable siya. And guys, huwag kayo mag-iiwan ng blank space. So, if ever na wala kayong sagot dun sa particular question sa application form, ilagay nyo lang NA. Basta huwag nyong iwang naka-blank. Tapos, don't forget to sign and put the date
Number 3 is yung photo. Sa photo, ang required size nila is 2 inches by 1.4 inches. Tapos, dapat white background siya. Or sabihin nyo na lang kung saan kayo magpapapicture na for Japan visa application yung kailangan nyo na picture. Number 4, request for multiple entry visa letter. Required siya pag mag-a-apply ka na ng multiple entry visa, pero kapag single entry pa lang, hindi ito nire-require ng Japan. Meron silang prescribed form si Japan Embassy. Downloadable din yung form na yon, and then print niya na lang ulit sa A4 size bond paper. Number 5, daily schedule in Japan or yung itinerary. Wala siyang form, kayo talaga ang gagawa nito. Ipapakita ko sa inyo yung sinubmit namin para may idea lang kayo kung paano yung format. Number 6 is yung proof of travel to Japan in the last 3 years. Kami, since kaka-travel lang namin, so yung recent passport, okay na yon. Number 7 is yung bank certificate. One of the important requirements pag mag-a-apply ka ng visa. So dito kasi titignan ng embassy if financially capable ka mag-travel sa Japan. So itong bank certificate, pwede kayong mag-request nito sa bank nyo. And may payment lang siya, like 100 pesos per certificate, I guess. Depende yun sa banko. Number 8, ITR or income tax return. So ito, ang nag-provide lang netong ITR is yung husband ko since employed siya. Number 9 is letter of guarantee. In case that yung guarantor in the Philippines will shoulder your expenses sa Japan, if applicable. So ito, meron ding downloadable form si Japan Embassy. In our case, since housewife ako, nag-provide kami neto. Visa handling fee per head is 950 plus meron siyang additional na 500 pesos per head for the multiple entry visa. In the case na hindi kayo ma-grant or ma-approve yung inyong multiple entry visa, yung 500 pesos per head na binayad nyo sa travel agency, in our case sa Relly Tours, is ma-refund sa inyo. I'm not sure lang kung ganun din sa ibang travel agency. So ang total na binayaran na namin dalawa ng husband ko, mga nasa 2,900. Actually, walang binigay na exact date si Relly Tours kung kailan namin babalikan yung passport namin. Basta after 4 days nung sinubmit namin yung requirement, tinawagan kami agad and then sinabi na pwede na namin kunin yung aming passport. Hindi sila allowed magsabi over the phone or mag-text kung na-grant ba or na-approve yung application namin. Pag pick up namin, doon na lang namin nalaman na grant yung aming visa. Nag-apply kami ng multiple entry and sad to say nagastos kami. We're going to Japan again! 5 years! Validity! Oh my gosh! So yun lang guys, pupunta na naman kami ng Japan and sana this time hindi na ako magkasakit kasi nung February, winter pa nung time na yon. Sobrang nanibago yung katawan ko. Grabe, nagulat ako sa sobrang lamig. Actually, nagulat kami sa sobrang lamig. Hindi kami na-expect na ganun palang kalamig. Oh, ayun lang guys. I'm excited. Hintayin niyo po yung next na Japan vlog ko. And hopefully, mas maayos na yun compared dun sa nauna kong vlog. Don't forget to hit the like button if sa tingin nyo naka-help itong video ko. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe guys. Thank you and stay safe, everyone.